direktor ng Made in Malacanang na si Direk Darryl, sinagot si Direk Joel Lamangan. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat po ng nakatutok ngayong gabi sa SMN. Oo, tanong ko lang kung nabalik na ba yung Facebook mo. Opo, nabalik naman na po, sir. Pero meron po akong NDA. I am not allowed to post anything about the film. So, Spoiler, bawal lang ako sa page muna. Sa page muna. Partner, may magandang tanong ka, di ba? Anong unang tanong mo? Magbibigay ka ba ng libreng ticket? Kamusta? Ako, alam niyo po yung tanong na yan yan po ang tanong sa akin araw-araw kahit saan ako. So po, anong tawag dito? Mula sa pagising hanggang pag-uwi ko, kahit po yung guard sa nagtatanong ng free passes. Ako naman kung meron po, sasabihan ko kayo agad. Anyway, send just a Viber message away. Okay. Madali naman po. Sa industriya po ninyo, hindi na bago talaga yung gumagawa kayo ng mga true to life story, no? Iba-iba na ang mga dati, panahon, ini-endorse pa or pinopromote pa sa mga eskwelahan na dapat panoorin ito kasi kasaysayan na ito. Ito bang Made in Malacanang, nais mo rin ba ito na ma-promote din, lalo na sa mga paaralan, lalo na sa UP siguro, mga high school, ganyan, sa UP, PUP, mga BFF. Kasi ba pang mga paaralan? Kasi kumbaga, history din ito lalo na yung bagong henerasyon na hindi talaga nakakaalam at mas masarap kasi siya alamin yung history pag may mga ganyan talaga na pelikula. Of course, it's a dream. If ever mo, kahit sino naman po ang mga filmmaker na tatanungin kung ang inyong mga likha o gawa ay pag-aaralan sa loob ng mga paaralan, eskwelahan, lalo na sa mga nabanggit niyo pong dalubhasaan, siguro po, magiging malaking karangalan. Pero sa ngayon po, kinalulugod ko pong sa... Sabihin sa inyo na we are taking it one step at a time. We just finished the picture lock, meaning nakapag-desisyon na po ako at ang ilang creatives, lalo na po ang pamilya ni Senator Amy, na kung hanggang saan ang pelikula. So kanina po in-announce ko sa page ko na ang running time ng pelikula ay 1 hour and 51 minutes. Wow! Na po. So mahaba. Ano po yan? Tawag dito. Mahaba po talaga. Actually, our raw po talaga namin, kung magkakaroon po ng director's cut, it is 2 hours and 37. Mm-hmm. Na po. Kaso talaga pong kailangan namin paikliin para na rin po sa for entertainment purposes, na po. So for entertainment purposes, we wanted it to be available not only online but with God's grace, maging smooth po ang aming cinema run. Tapos po, of course, kapag nakita naman po ng taong bayan, lalo na ng mga namumuno sa ating gobyerno ngayon, na ang pelikula ay naglalayon hindi ng pagkakawata-kwata, kundi ng pagkakaisang naging battle cry naman ng ating Pangulo ngayon at isa rin sa mga Marcos, baka po mapagbigyan tayo sa inyong question na baka pwede sa mga paaralan. Ayun. Okay. Ang gusto ko malaman yun, yung pagbuo ng istorya. Mga ilang buwan ba pinaghandaan ito? Sino-sino ba yung in-interview ninyo para maka-extract maliban sa pamilya Marcos? Kasi alam mo naman, maraming mga involved dun sa government ni Ferdinand Marcos Senior. Gano'ng kahaba yung preparation para maka-extract kayo? Kasi challenge din yan paano mo ipagkakasya ngayon? Sa sinabi mo nga, nasa almost 2 hours, mahigit 2 oras. Pero alam natin, itong 2 oras na ito, taon itong kinover siguro na istorya po. Yes po, just like what I've said in my Facebook page, it's like summarizing the last 72 hours plus the 36 years of being silent of this family. So we compressed it in 1 hour and 51 minutes. That's really a hard task to do,
But we conceived Made in Malacanang early March. Nung pumapatok na po yung Lenlen series, I already gave Boss Vic a call and I said it will be a delight if I will do something for the Marcoses since I was born 1987 and I don't have any, my presence is not yet there during the revolution. Kung nandoon man eh, malamang punla pa lang ako noon at wala pa akong alam. So, sabi ko, I think it would be great if my generation, this generation, would actually experience both sides of the stories. Kasi wala pong ganun eh. When you ask for martial law, when you ask for the Marcoses context, all you see is dark books. All you see is their family being described as monsters. Mm-hmm. No po. But when I was still in elementary and high school, we are taking field trips in Ilocos Norte, and people there are very fond of the Marcoses, and you kind of question yourself, ano ba to, tama ba tong nababasa ko, tama ba tong ano. So finally, when you get the chance to actually have a grasp of everything all at once, na po, the urge of sharing it, yung pagnanais na maibahagi ito sa mga kahenerasyon mo, lalong-lalo na sa mga totoong nakaranas nito. Alam niyo, sabi nga nila ang ating aralin o ako baka mabasa ko dahil si Ella, sabi niya history is like chismis. Para sa akin naman, history is like ano, is like fruit salad, ano. Di ba pwedeng chop suey? Pwedeng chop suey kasi hindi naman lahat, hindi naman kailangan mong kainin, kailangan mong makuha ang sustansya kahit hindi mo naman lahat gusto doon, no? May pinipili ka lang, pero dito inahain natin dapat lagi lahat para kompleto ang nutrients, kumbaga. This is the film. Pagkasabi ko pa lang kay Senator Amy, sabi niya it's like ano, parang gusto mo ng mas malaking problema. Pero ako, hindi naman 'yun ang tingin ko. Ang sa tingin ko, magkakaproblema kami kung hindi naman nanalo ang kapatid niya. Kasi 'yun ay isang indikasyon na hindi handa o hindi tanggap ng sambayanan ang pamilya nila, no? Magpasa hanggang ngayon, paari nating pwedeng sabihin yan sa konteksto ng sila ay umalis kasi napatalsik sila eh. So pwede nating pagbigyan yung konteksto na nagkaroon ng clamor noon, pero ang pagkapanalo ni President Bongbong ngayon is an indication that Filipinos are ready for the whole history itself. Direk, marami po nagtatanong, lalo pat nanalo si President Bongbong Marcos. Doon sa paggawa ng overall story ba, ay natanong mo rin ba si President BBM na kung ano yung mga nangyari sa mga panahon na ito? Kasi siyempre, isa rin siya sa mga major na mga nasa inyo pong pelikula. Well, I tried. No? Me and Senator Annie, we tried. But you see, pag nakaisang invitation ka na, tapos medyo... It's so hard to actually bug someone, lalo na kung ang priority niya ay ang bansa, no? Parang ang kapal na lang ang mukha ko kung mangunglit pa ako, di ba? Parang nagsabi na ako na parang, ano, President, baka naman pwede kong makuha yung ano ninyo, no? So, sa family kasi nila, mga sir, si Senator Amy Marcos talaga ang artistically inclined. Well, Miss Irene Marcos is also artistically inclined, but more and the more disciplined, like classical music, ballet, and everything. But Senator Amy is more into pop arts, no? Pop culture kasi siya. So, siya dito siya. Naging head pa siya na experimental cinema. So, if there's one Marcos na you should talk to, it should be Riate, no? The Manang. I think, sa palagay ko, hindi naman siguro magagalit si President pag ate na niya ang nagkwento. And mind you, ang pagkukwento ni Senator Amy, very balanced, no? Just like what I've said, this hindi naman natin babaguhin, bubuuin lang. No, wala namang ano eh, hindi ko alam kung bakit sila kaka-post ko lang ng title, parang nakikumbulsyon na yung iba, parang lagnat na eh. Tapos nag-post kami ng teaser, parang
ano kami, parang gumawa ng krimen eh. Tapos eto, nag-post ka na, ng guilty ng trailer. So, nag-post ka ng trailer, parang ano eh, no? Parang di mo alam kung peneste ba sila, meron bang salo, di ba alam kung ano nangyari. Mm-hmm. Kasi it's more like they're promoting the film more than all our efforts for it. So I can't be more thankful. Ang direct na itanong ko lang kasi nga lumabas din yung ano, yung gagawa din daw ng pelikula si Direk Joel Lamangan. Aantayin mo ba na meron pang pelikula kasi parang against ba or itatapat diyan sa inyo pong likha? Pantapat. So after ba nun, meron ulit na either sequel ba or prequel diyan sa story niyo? Por titingnan niyo kung makakatapat ba yung pelikula na gagawin. Makakapantay ba? Deserve. Or kung manonood ba yung 30 million mahigit doon sa kanyang pelikula. You know, Sab, gaya nga ng sinabi ko, kung ano man ang nais nilang gawing pelikula, sa palagay ko, sobrang dami na ng anti-Marcos films for the last 3 decades, no? But if they have something new, no, to share to us, then it's for the better. This is really an industry that is gasping for air. Alam niyo po, medyo matamlay at malamlam na ang industriya ng pelikulang Pilipino. Kaya sa palagay ko, imbis na pigilan o imbis na maglabas ako ng mga salitang makakapangmaliit sa aking mga kapwa manggagawa sa pelikula, suportahan ko na lang. No? Doon nga sa huling statement ni Direk Joel Lamangan, sabi niya, gagawa daw siya ng pantapat at saka maghahanap daw siya ng producer. Kung gusto ni Direk Joel, pwedeng ako na mag-produce. No? Tawagin niya lang ako. Wala naman akong ano eh. Oo, para sa industry. Mm-hmm. This film is not entirely for entertainment and for national pride. This is a medium for national conversation, no? Kasi ang daming blanco eh. Totoo yan, no? Ano masasabi nila ano dito? Ano masasabi nila ganyan? Eh wala namang pinakita yung media natin noon nung kasagsagan ng nasa kapangyarihan sila ang mga dilaw, no? So hindi ko alam kung anong kinagagalit at kinababahala, kinatatakot. Ayoko kasing sabihin parang natatakot sila kasi parang iyabang ko naman, pero kasi ganun yung dating sa social media eh. hindi ko pa natatapos yung pelikula, inusgahan na nila na hindi totoo yung lalabas doon. So parang nakakagulat na sa sobrang galing nila, hindi ko pa na-edit na panood na nila, ganun katindi. Kaya, you know, kahit gano'n mo nire-respeto yung mga tao pag nakapag-video ng mga salitang, sa palagay ko, dapat hindi nang gagaling sa kanila. Mahirap din magkilit-balikat o magpingi-pingi yan. Kaya nga, nung sinabi ni Direk Joel na pera daw ng taong bayan ng ginagastos dito sa Made in Malacanang, iisa lang kami ng producer. Viva Films din ang gumagawa ng mga pelikula niya, tsaka ng pelikula ko. Kung diring-diri siya na ginagamit ang pera ng taong bayan, bakit tumatanggap siya ng project sa mother studio namin? Okay. Diba? Nakakahiya naman sa kanya, baka katihim siya. Dahil baka inisip niya pera ng taong bayan. Which is definitely not true. This is produced by Viva. Senator Aini Marcos is just the creative consultant here because it's the story of their family and we need that license to do it. No, basically I just don't get it why these people say such things, especially to Direk Joel, who has been my inspiration for quite some time. Of course, he is already Joel Lamangan, and stoop down to my level, parang well, medyo kinikilig ako doon sa ano niya, sa mga banat niya patungkol sa pelikula ko, pero hindi ko naman pwedeng batuhin din si Direk Joel kahit pa meron din ako mga saloobin tungkol sa ibang mga pelikulang ginagawa. Parang feeling ko naman na dapat. Direk, napakataas po ng hype ng ano po ng inyong pong movie ngayon. Nagsimula po tayo doon sa Lenlen series hanggang ngayon
na inaabangan po yung pagpapalabas po ng Made in Malacanang. Mukhang magandang pangitain ito para muli nga mabuhay yung industriya ng pelikulang Pilipino, dahil mukhang ngayon lamang yata nagkaroon ng ganitong urge yung mga kababayan nating manood, kasi syempre Hollywood ang labanan ngayon, mas inaabangan, may Netflix, pati iba't ibang mga platform. Pero ngayon talagang kung pagbabatayan mo social media, excited po sila sa inyo pong pelikula. Oh, sana po. Alam nyo, sabi ko nga eh, though it's the dawn of online streaming, nothing beats the experience of the cinema. Walang makakatalo sa karanasan kapag ikaw ay nasa loob ng sinehan, ang makasalamuha mo yung mga kababayan, lalo na galing tayo sa pandemya na talagang pinagbawalan tayong magtabi-tabi. Hopefully magtuloy-tuloy, kahit alert level 1 lang ay mapagbigyan ang ating mga sinehan, kahit papaano ay manatiling buhay ang industriya, no? At yun nga yung hindi ko masyadong naiintindihan eh, dahil sa panahon ngayon, kung kailan hirap na hirap yung industry, mas gugustuhin nilang sirain ang isang proyekto dahil lamang sa mga pansarili nilang opinion at haka-haka. Kasi pwede naman nilang ipatanggal yan sa sinehan kapag sinabi nilang totoong puro kabalbalan, o dun sa term ni Direk Darryl na hindi ko naman pwedeng sabihin dito sa interview, no? Basta ang ano ko na lang, we are just hoping for the best. If people will support it, then that's good. But the main reason for this is already the main purpose of this has already been served, because the people are, you know, the people are very, very eager to talk about it. And yun ang pinakamahalaga, no? Ang magbukas ng diskusyon tungkol dito sa nangyaring tinatawag ng ilan na military adventurism, tinatawag din ng ilan na people power revolution. Mm-hmm. May nagtatanong dito, Direk, kung gagawin mo rin ba ito ng ano, musical version? Oy. Mukhang magagawin yan. Nako, hindi ko magagawan. Sa totoo lang, sa inyo ko palang ito sasabihin. Nung kinonsibang Made in Malacanang, it's actually meme, mom, at saka mom. No? It's a trilogy. No? Meme is Made in Malacanang. Mom is martyr or murderer. And that martyr or murderer, sino ang pumatay sa unang dilawan? And yung mam is mabuhay, aloha, mabuhay. Mm-hmm. It will tackle naman the life of the Marcoses away from the Philippines, in Hawaii, and when they get back again in the Philippines. It's actually a trilogy, but as I see it, with all my commitments, parang nalalabuan akong mangyayari yung second and third, because sobrang dami kong engagements and commitments. Though I told Senator Aimee if they wish to pursue it, I can write it, but definitely I cannot direct it anymore. But let's see. Mm-hmm. Let's see. No? I don't know. Maybe the success of Made in Malacanang will, turn the tides to us doing the last two. Oo, tsaka sa tagal mo rin sa ginawa mo itong pelikula, nahanap mo na ba yung gamot sa inggit? No. Sige nga, Direk. Magkano ka nga? Nako, alam mo. Nako, walang gamot dyan. Sa totoo lang, ang inggit, yan ang kaisa-isang sakit, mm-hmm, na ikaw mismo ang gumagawa ng sintomas para makita ng iba. Ito yung sakit na dinideny mo, sakit mo, pero kitang-kita ng mga ibang tao na may sakit ka. So mahirap itong klase ng sakit, kasi dahil nga dinideny mo, hindi mo alam kung dapat mo bang lunasan o gamutin ang sarili mo. Pero ang totoong makakagamot lang diyan pagtanggap na mas malawak ang mundo, malawak ang entablado, malawak ang industriya, merong lahat espasyo, no? Sabagkat yan naman ang pinaglaban ng, sabi nga nila, nakaraang 1986 ang demokrasya, pero nagmumukhang itong mga inggitero at inggiterang ito na sinasabi nilang sila ang kampyon ng demokrasya, parang hindi yata sila handa dun sa pinaglaban nila, parang hindi nila alam kung anong pinaglaban nila, dahil may mga taong gusto rin magkaroon ng karapatan sa demokrasya at kalayaan ng makapagpahayag at makagawa ng mga panoorin, o di naman kaya ay mga content na hindi naman kapares ng kanilang opinion, parang nagagalit sila. So, hindi ko alam kung ang pinaglaban ba nilang demokrasya, naisulat ba yung mga pangalan nila doon na sila lang dapat ang nandoon. Kung hindi man,
hindi na ako magtatampo dahil nga hindi pa ako buhay ng 1986. Pero baka may listahan niyang mga yan na sila lang ang dapat, ano, sila lang ang dapat na makinabang sa kung ano mang sinabi nila, pinaglaban nila. Nako, ayun pa lang, Direk, ay binabati na namin kayo at ang iyong buong staff at ang lahat ng iyong pangkat na bumubuo sa pelikulang ito dahil, ayun pa lang, talk of the country na, partner at mar. Oo nga, kumbaga, kahit na hindi siguro kayo mag-promote, yung mga kritiko na ang nag-promote, makalaban eh. Mas lalo sila tuloy na. Anong masasabi niyo sa usaping ito? Kung meron po kayong komento, ay open po ang ating comment section. Marami pong salamat.